sa pagtatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang, una, nakikilala ang kayarian ng mga salita. Pangalawa, napapangkat ang mga salita ayon sa kayarian. Pangatlo, nagagamit ang iba't ibang kayarian ng salita sa pangungusap. Magandang umaga, mga bata. Magandang umaga po. Ating talakayin ngayon kung ano ang kayarian ng mga salita. Handa na ba kayo? Opo. May apat na kayarian ng mga salita. Payak. Payak, ang tawag sa salitang binubuo lamang ng salitang ugat. Hindi ito maaaring hatiin pa. Halimbawa, ulan, basa, tulong, bahay, sagot. May lapi. Naman ang tawag sa salitang binubuo ng salitang ugat at panlapi. Halimbawa, umulan, masaya, isabay, matibay, nahulog. Inuulit. Sa inuulit na kayarian, nagkakaroon ng pag-uulit ng bahagi o ng buong salita. Halimbawa, itim na itim, bagong-bago, malaki-laki, mabilis na mabilis, mapula-pula. Tambalan. Binubuo naman ang tambalan ng dalawang salitang pinagsama para makabuo ng bagong salita. Maaari itong dalawang salitang pinag-isa o dalawang salitang may gitling. Halimbawa, abot-tanaw, silid-aklatan, takdang-aralin, bahaghari, usag-pagong. Naintindihan niyo ba ang ating aralin, mga bata? Opo, maraming salamat, teacher. Walang anuman, mga bata. Ngayon naman ay magsasanay tayo tungkol sa ating napag-aralan. Halina at subukin nating sagutin ang pagsasanay na ito. Tukuyin ang kayarian ng salita sa pamamagitan ng pagsagot sa bawat bilang gamit ang P kung ito ay payak, M kung may lapi, I kung inuulit, at T naman kung tambalan. Una, basang-basa. Pangalawa, ilaw. Pangatlo, dumating. Pang-apat, anak pawi. Panlima, putih.